kasinungalingan patungkol sa anak ni Christine Hermosa at Dither Ocampo. Humahakot ngayon ng views ang isang YouTube channel dahil sa paggamit nito bilang content ang nakaraang relasyon ng aktor na si Dither Ocampo sa kanyang dating misis na si Christine Hermosa na ngayon ay asawa na ni Oyo Boy Soto. Iginiit ng naturang YouTube channel na sa loob ng isang taong pagiging mag-asawa ng dalawa, nagbunga umano ito ng isang supling. Pero imbes na ilantad sa publiko ay minarapat raw ng mag-ex na ilihim ang bata at si Dither ang siyang nag-alaga sa kanilang anak. Ang YouTube channel na ito ay gumagawa ng content ng may kinalaman sa chismis ng mga buhay ng Pinoy celebrities at sa issue kay Dither at Christine hindi lamang isa, bagkos ay dalawang videos ang inilabas nito na may kaparehang tema ng paksa. Sa pangalawang video dito naman ay binigyang diin ang reaksyon umano ng kasalukuyang partner ni Diet na siya umanong galit kay Christine. Ayon sa follow-up 2-minute video, OMG, girlfriend ni Dither Ocampo may maanghang na banat kay Christine Hermosa. Tila nga mabilis na pinag-usapan sa social media platform ang umano'y pagsiwalat ng dating aktor na si Dither Ocampo sa naging bunga ng pagmamahal nila noon ng dating asawa nito na si Christine Hermosa na ngayon ay mahigit isang dekada ng asawa ni Oyo Boy Soto. Ayon kasi sa pahayag ni Dither sa isang interview, dito ay nagkaroon umano sila ng anak ni Christine Hermosa sa loob lamang ng halos isang taon nilang pagsasama bilang mag-asawa noon. Nasa pangangalaga umano niya ang anak nila ni Christine Hermosa. Dahil na rin may sarili ng pamilya si Christine, ay hindi umano siya pumayag na mawalay sa kanya ang anak niya. Maayos rin naman daw umano ang kanilang settlement noon ng dating asawa niya at nagkasundo na sila na sa puder niya gustong lumaki ang anak nila ni Christine. Araw-araw pa rin naman daw na kinukumusta at patuloy pa rin ang komunikasyon ng dating aktres sa anak nito kay Dither Ocampo. Dahil nga sa balitang ito ay labis ang pagkagulat ng karamihan ng mga netizens dahil bakit umano ngayon lang ito inamin ni Dither sa publiko gayong noon pa man napapabalitang may anak sila ni Christine. Hiling naman ni Dither Ocampo sa publiko na sana umano ay matigil na ang usap-usapan dahil sa pag-amin niya sa pagkakaroon nila ng anak ni Christine. Pakiusap pa ni Dither na sana ay bigyan din umano sila ng privacy tungkol sa kanilang anak ni Christine dahil pareho na umano silang tahimik ang mga buhay at masaya na sila sa kani-kanilang buhay ngayon. Samantala, ngayong araw naman ay pumutok ang balitang tutol umano ang girlfriend ni Dither Ocampo sa ginawang pag-amin ng aktor patungkol sa anak nila ni Christine dahil ayon dito ay mas pinapagulo pa umano nito ang sitwasyon ngayon at hindi naman na umano kailangan pang ipagsigawan ni Dither sa publiko na may anak sila ni Christine. Ngunit sa kabilang banda ay nakiusap pa din ito na sana ay tigilan na ang mga usap-usapan ng karamihan kay Dither Ocampo at Christine Hermosa. Ang dalawang content videos na inalabas ng channel ay naka-turn off ang comments. Pero paano nga ba nagsimula at nagtapos ang whirlwind romance nila Christine Hermosa at Diet? Kasagsagan ng kasikatan noon nila Christine at Diet, naging household name si Christine hindi lamang sa ang kanyang ganda, maging sa kanyang iconic role sa teleseryeng Pangako Sa'yo. Kasama ang on-screen partner at naging real-life boyfriend rin naman niya noon na si Jericho Rosales. Dither, on the other hand, ay hinuhubog bilang most sought-after hunk leading man ng Kapamilya Network. Hanggang sa pagtambalin ng dalawa sa teleseryeng Sana'y Wala ng Wakas noong 2003 at Because of You noong 2004. At kahit pa napapansin ng lahat ang pagtitinginan ng dalawa, Diet and Christine kept their relationship as lay low as possible. Hanggang sa lumabas na lamang ang balita na ang kanilang relasyon ay nauwi pala sa kasalan. At dahil hindi naman uso pa noon ang social media, nagawa itong itago ng dalawa. At kahit may nakakaalam ng kanilang real relationship as husband and wife, tikom ang bibig ng dalawang artista.
Kaya nagmistulang chismis ang kanilang buhay mag-asawa sa mata ng publiko. Taong 2007 na lamang lumantad ang katotohanan ng ipagwalang bisa ang kasal ng dalawa ng korte. Lumalabas na halos isang taon silang mag-asawa ni Christine, pero naganap ang pagsasampa ng aktres ng nullification o pagbo-void ng kanilang kasal noon pang 2005. Kaya rin pala, bukang bibig ni Christine noon na kung meron raw siyang papakasalan, ay yun ay ang aktor dahil wala raw siyang nakikitang ibang deserving. Kahit pa napabalita na noon na ayaw ng buong pamilya ng aktres sa aktor. Umabot pa ito sa paglayas ng nanay ni Christine sa kanyang kondo dahil ayaw nito kay Dieter. Pero giit noon ni Christine, walang paglalayas na naganap. Magmamigrate na raw sa Canada ang kanyang pamilya at ayaw niyang sumama dahil sa dami ng trabaho niya sa Pilipinas. Pero yun pala, same year ay kinasal sila ni Diet at tinapos rin nila ito. Paglilinaw ni Diet noong 2007, hindi annulment ang nangyari sa kanilang marriage, bagkus ay nullification. Ayon kay Diet noon sa interview nito, ang annulment kasi kapag legal kayong kasal at ipinagpapawalang bisa nyo. Ang nullification is ginajustify nyo na ang kasal is not valid to begin with. Bali, yung sa amin is nullification. Mahigit 2 taon na rin daw simula na maghain ang petisyon si Christine sa lower court noon. Pero ayon kay Dieter, hindi pa rin daw siya masyadong makapagbigay ng detalye dahil hindi pa raw noon tapos ang kaso. Sa lower court kasi nullified na, kumbaga not valid to begin with. Parang walang nangyaring kasal. Tapos nag-apila ang Solicitor General kasi trabaho niya yun eh. Ang trabaho ng Solicitor General, any case na ipapasa pagdating sa kasal, poprotektahan niya yan. E mag-aapila siya at kapag nag-aapila siya, kailangan mag-submit ng bagong requirements ang petitioner, which is yung grupo nila Christine yun. Sa ngayon, nasa Court of Appeals na siya. Kapag ang Court of Appeals nag-agree lang sa desisyon ng lower court, tapos na. In case na hindi, meron pang Supreme Court. So ang tagal din, mahabang paliwanag. Papaano nga bang masasabing hindi valid ang kasal ni Dieter at Christine kayong nasa edad na sila nang magpakasal sila noong September 12, 2004 at nagsama rin sila bilang mag-asawa? Tugon noon ni Dieter. Hindi kami nagsama. Yung reason kung bakit hindi siya valid, yun nga ang ayaw naming i-discuss dahil may mai-implicate na tao. May legal implication yun. Kung talagang gusto nyong malaman ang detalye, tanungin nyo ang grupo nila Christine. Kasi ako, kumbaga, kinokonsent ako dyan. Kumbaga sila, lalabanan nila ang technical irregularities. Bagamat ramdam niya ang hassle na dulot ng pagpapawalang bisa ng kasal nila ni Christine noon sa Nueva Ecija, wala raw pagsisisi si Diet. Hindi ako nagsisisi. You only live once. You learn something from it. Life goes on. Wala namang nagbago sa akin. I mean, if ever, parang it even made me wiser. I know better. Kasi wala naman akong experience sa pagpapakasal eh. Nang mga panahong komplikado ang sitwasyon ng relasyon nila Christine at Diet, marami ang nakakakita sa dalawa na magkasama, pero hindi raw sila nagsasama. Spotted na rin noon si Christine na nakikipag-date kay Oyo Boy Soto, habang si Dieter naman ay sa modelong si Bubbles Paraiso. Dahil na rin sa balitang ayaw ng mommy ni Christine kay Diet, umabot raw sa puntong halos itakwil na ang aktres. At nang magkasakit ang kanyang ina, hindi raw pinayagan ni Dieter na bisitahin ni Christine ang kanyang mommy. Bagay na pinabulaanan ng aktor dahil malaya naman daw gawin ni Christine ang nais niyang gawin. Ang hiwalaya ng dalawa ay nakaapekto sa kanilang fans. Nakarana si Dieter ng death threats, lalo na may mga tumatawag umano sa kanilang bahay na nagbabanta sa kanyang buhay. Pero paglilinaw naman ito,
wala siyang kaaway. Taong 2008, pinilit pa raw ng aktor na kausapin si Christine at ayusin ang kanilang relasyon, pero hindi raw ready ang aktres. Kaya hindi na lang din daw niya pinilit pa ang pagsasama nilang dalawa. Taong 2009, officially nullified na ang kasal ng dalawa. Mas malinaw na rin ang relasyon ni Christine Hermosa at Oyo Boy Soto, habang si Dither naman ay girlfriend na noon ang young model na si Rima. Taong 2011 nang ikasal si Oyo Boy at Christine at meron na sila ngayong 5 anak. Kung babalikan rin ang kasaysayan ng relasyon ni Christine at Diet, na kayang magtago ng mga important at shocking details about their relationship like marriage, hindi rin talaga makakaila na paghinalaan na baka may katotohanan rin ang mga chismis na nagkaroon sila ng anak. Naging pukulan na rin ng hinala na anak umano ni Christine kay Dither ang inampon nilang bata na si Christian Daniel Soto na mas kilalang Kiel. Si Kiel ang adopted son nila Oyo at Christine bago pa sila ikasal noong 2011. Sa ngayon ay teenager na si Kiel at nagpapasalamat ang mag-asawa dahil sa pagiging responsableng kuya nito sa kanyang mga kapatid. Pero kailanman hindi naman nadawit si Dither sa katauhan ng adopted son nila Christine at Oyo. Kaya kung pagbabatayan ang content na inilabas ng nasabing YouTube channel, maraming saliwa at balikong impormasyon nito para paniwalaan. Kung sakasakaling mang may bahid ito ng katotohanan, mas marapat na hindi na ito bungkalin pa, lalo pat past is past na ang pinagdaanan nila Dither at Christine. O mga ka-showbiz peeps na gustuhan niyo bang ating paksa sa araw na ito, type your comments below.